Hi guys, magandang araw at meron naman tayong may pinadala sa atin dito na isang Tecno, dalawang Tecno mo. Tecno Mobile, tsaka puro Tecno to guys. So ang mga problem lang nito ay puro not charging. So sa mga nagre-request guys, sa mga bagong technician, so hindi ko sana i-upload to kasi basic lang naman tong problem nito, charging lang. So hindi nagcha-charge lang. So madali lang ito gawin. So sa mga nagre-request, sa mga bagong technician, so ito i-upload ko na lang tong video na to para may mga idea kayo kung paano magpalit ng isang charging pin. So common na common, pinaka simpleng-simple lang ito guys gawin sa lahat ng mga technician. So yung not charging, pinaka basic lang kung paano siya gawin. So ang pinaka maganda lang dito guys, pag nagpalit tayo ng charging pin, kailangan bago, huwag kayo maglagay ng mga luma na charging pin para hindi kayo mahirapan. So marami namang compatible na mga charging pin na mga tinatawag nila guys na universal charging pin. So madali lang ito gawin. Compare mo sa mga Type C. So ito kasi guys, so ordinary pin lang siya. Mas basic na basic kung paano mo lang gawin. Ang style dito guys, parang di kayo mahirapan sa mga bagong technician. Gumamit kayo ng pang-ipit. Ipitin nyo lang yung charging port para madali nyo mabunot yung charging pin. So kung ano yung ginagawa ko guys, gayahin nyo lang kung paano ginagawa yung pagpalit ng mga charging pin. So medyo ano lang kasi itong ano na trabaho na to guys, madali lang gawin. So pero sa mga nagre-request, pinagbibigyan ko kayo para makita nyo rin kung paano gawin. So sa mga beginner, ang pinakamaganda dito guys, gumamit lang kayo ng solderin, kahit anong klaseng solderin, basta matulis lang yung dulo. So yung sa akin nga guys, pud-pud na yung dulo guys, ibig sabihin matagal na hindi pa ito napalitan. So nangyayari, hindi pa ako nagpapalit hanggat di mapudpud ng gusto, kasi kahit papaano tumatama pa naman dun sa mga pin pag pinapalitan natin. So dito guys, tayo na mabaklas muna lahat ng mga nakakabit sa gilid bago natin makalas yung mga charging port. So ito yung dalawang charging port na babaklasin natin. Puro palit na lahat to guys, hindi na tayo maghihinang-hinang. So pwede pa naman sa although pwede pa siyang hinang guys, pero ang ginagawa ko pag mga ganito, automatic pinapalitan ko na ng mga bago. So ito guys, iniipit mo lang. So ipitan mo lang siya para hindi kayo mahirapan mag tanggal. So ganun lang siya kadali. So next ulit, bali dalawa yung ginagawa natin, puro ipit lang. Lagyan yung counting flux bago nyo bugahan ng init. So mas madali siya gawin guys, compare mo sa ibang mga type C na medyo mas singit-singit pa. So ito ginagawa natin guys, puro mga bago na yung papalit natin para hindi na tayo mahirapan. So ganun lang siya kasimple, basic na basic. Pag naglagay kayo ng charging pin, kailangan nakatapat yung mga lid niya, yung mga ngipin niya nakatapat dun sa eksaktong layout para hindi kayo mahirapan maghinang. So yan guys, hinangan mo natin gilid, pinakagilid mo na umpisa para pang sukat lang na magpantay siya lahat. So ito na, pantay na. So saka natin balahan ng solderin lid. Ganun lang siya guys, kasimple. So hindi tayo mahihirapan kung yung ano mo, yung port mo, yung charging port mo nakaipit. So kumbaga nakapokus ka lang yung dalawang kamay mo sa isang panghinang at saka sa isang tweezer. So hindi ka mahihirapan, mas madali lang siya gawin. So kaysa yung dati guys, pag wala kayong pang-ipit na ganito, mahirap talaga pag umikot-ikot yan, kasi maliit, umikot-ikot yan pag lalo pag dating ng maghihinang ka na. So paikot-ikot. So yung pangalawa, ito na naman yung papalitan natin. Ganun lang yung strategy dito guys. Basta unang hinangan mo lang yung pinakagilid, tapos itutok mo na magpantay lahat ng mga paa doon sa hihinangan mong sa terminal. So yan guys, hininang ko muna. So pantay naman siya. So saka natin siya hinangan ulit. So yan, pantay. So saka mo siya hinangan ulit. So kailangan, ganun lang ang tricks dito guys, pantay siya lahat para hindi kayo mahirapan. So sa baguhan guys, medyo mahirap kung wala kayo mga
wala kayo ipit, kasi minsan malikot kasi itong port na to, kaya kailangan mayroon kayong technique na hindi kayo mahirapan talaga. So walang matagal, walang mga veteranong technician at saka mga baguhan. Walang pinagkakaiba dyan, guys. Ang style lang dito, walang magaling kung matalino ka mag-isip. O, ganun, pagalingan ng mag-isip kung ano yung strategy na para madali lang sa'yo. So, ganun lang tech nito, guys. Yung iba, guys, matagal nang gumagawa pero hindi marunong gumawa ng technique. So, kung baguhan ka at magaling ka sa mga technique na hindi ka mahirapan, yan mas maganda pa ganun. So, ito, guys, lalapag na natin para malaman natin kung gumagana na. So, basic na basic lang ito, guys. Kahit sino, kayang-kaya magpalit ng charging pin. So, simple lang. So, kaya ako lang in-upload to dahil marami nagre-request kung paano maglagay sa mga baguhan. Madaling-madali. Ito, may guide na kayo kung paano nyo palitan. So, yan, guys. Nag-charge na. So, hindi man tayo repair pag mga ganito, automatic. Pag mga charging pin, guys, payo ko, pag mga charging pin nasira, automatic palitan nyo kagad ng charging pin para hindi na pabalik-balik sa inyo. Kasi kung ang ginagawa mo, i-repair lang, pabalik-balik yan, abala sa trabaho, lalo pag marami kang ginagawa. So, abala yan. Mahihirapan ka, matatagalan ka, kasi masuunahin mo yung back job kaysa yung ginagawa mo. So, ayan, guys, okay na lahat. So, ganun lang siya kadali. Simple lang. So, lahat to, pinadala lang to, Lalamove. So, galing ng Antipolo, pinalalamove mga na-charging. So, ito nga lang naman ay isang may-ari lang, puro mga sira. So, okay din, kahit papaano makakatulong sa inyo yung video na to. So, kung mga bago ka, guys, sa channel ko, I hope na may matutunan kayo. So, pa-like na lang at saka pa-subscribe para ma-update ko kayo sa mga bago nating upload. So, yan, guys. Assemble na natin. Balik na natin to para palalamove ko na rin to sa balik natin sa customer. So, kung yung iba, guys, nagpapalalamove, okay lang. Wala na problema. Comment lang kayo para masagot natin. Yung iba, basta sa atin, tiwala lang. Yun lang importante, tiwala lang. So, okay na ito. At least bago na nilagay natin. Hindi tayo pwede mag-repair kasi kung repair lang, wala tayong pinalitan, pabalik-balik lang yon. So, ganun lang kadali ang trabaho natin. So, assemble na, balik na natin yung mga laman para bigay na natin sa customer. So, ayos na, guys. So, kung may mga tanong kayo, guys, comment lang. I hope na may mapulot na naman kayong idea sa mga bagong technician. Ayun, simple lang, guys. Madaling-madali lang magpalit ng charging pin. Yan ang sinasabi ko lagi. Basta aral para madali kayo matuto. So, sa mga gamit natin, mag-comment lang kayo. Mayroon tayong mga gamit. Madali lang kayo makakuha. So, thank you, guys. So, I hope na makatulong ito sa inyo.